Search, importante ang data. So sa ngayon, pag-aaralan natin ang mga iba't-ibang klase ng data. May dalawang broad categories ang ating data. Unahin natin ang qualitative. Ito ay nahati sa dalawa, nominal at ordinal. Pag sinabing nominal, yung mga descriptives tulad ng gender, hair color, eye color, mga nominal data yan. Ang ordinal data naman ay yung may mga ranking tulad ng first, second, and third place sa competition. Kung pipili ka naman ng bibili ka halimbawa ng Apple, merong small, medium, large. Kasama na rin yan kung bibili ka ng pantalon, damit o kaya sapatos. Ang quantitative data ay related sa numerical data. Maaring discrete sa product of counting, o kaya yung pagsusukat o measurement na tinatawag na continuous data. Ang discrete data ay yung mga produkto ng pagbibilang. Alam, binibilang natin yung enrollment, number of teachers, number of assists in a basketball game, maaaring yung population ng isang barangay. Ang continuous data ay yung mga sinusukat o nasusukat. Halimbawa, gusto mong sukatin yung lalim ng tubig, yung timbang, yung height, yan po ay continuous. Ang mga grupo ng data na yan, ay tinatawag din natin na categorical o numerical. Ang categorical data, yun yung mga nominals and ordinals. Ang numerical data, specifically, ang tawag natin doon ay interval and ratio. Sa klase o scale of measure, ratio ang pinakamataas na klase ng data. Highest form data, pinakamababa ay nominal. Ngayon, tingnan natin ang mga properties. May order ba of value ang mga ito? Sa nominal, wala. Ang frequency ng distribution, pwede ba? Meron sa lahat. Meron din mode. Ang median wala sa nominal. Ang arithmetic mean wala sa nominal at saka ordinal. Hindi pwedeng kunin. The difference between its value can be quantified. Sa nominal at ordinal, wala. Yung interval at saka ratio, meron. Halimbawa, sa interval, yung temperature difference. Halimbawa, from 0 to 20 degrees is 20 degrees. Sa ratio naman, makuha natin yan yung difference ng timbang. Yung operators, subtraction and addition, ay hindi applicable sa nominal at saka ordinal. Pero sa interval ratio, dahil sila yung mga numericals, applicable yon. Pero pagdating sa multiplication and division, yung interval ay hindi applicable kasi wala siyang true zero. May true zero lang ratio. Ang interval, meron siyang apparent zero. O halimbawa, yung temperature reading, meron siyang zero. Pero hindi ibig sabihin, pag 0 degrees Celsius, wala na siyang temperature. Meron pa rin yun. Reference label lang yung 0. Pero ang ratio, meron siyang 0 point, which is a true 0. Halimbawa, pag sinabi natin speed, tapos huminto, yung paghinto niya, meron siyang true 0. No speed. 0 speed at that point. Now, tingnan natin mga examples. Ito yung mga examples ng nominal, ordinal, interval at saka ratio. Gamitin natin yung idea ng data sa SPSS. Ito yung variable view in SPSS. Makita natin yung measure. Meron lang tatlong options. Nominal, ordinal, at saka scale. Yan ang SPSS. Ito yung nakita natin sa variable view.
Yan ang example na pinakita mula sa data view. Merong ditong ID, gender, outdoor satisfaction. Yung gender at saka outdoor ay mga nominals. Ang satisfaction ay rating. So yan ay scale. Ito yung pinapakita doon sa data na yun. So ang measure niya ay ordinal nominal scale at merong value label doon sa nominal. Paano ginagawa yung value label? We click the value sa gender and then mag pop up itong dialog box. Doon tayo mag-input. Ano din sa outdoor. Ngayon, tingnan natin sa data view. Dahil tapos na tayo sa coding, dapat makikita natin yung coded value in terms of the description doon sa value level. Okay? So, yan. Yan ay nati-check kung tama yung ating value coding. Okay po. So, hanggang dito lang muna tayo. Susunod, marami pa tayong gagawing data analysis. Abangan lang po sapagkat ito ay mga fundamentals lang ito sa SPSS analysis.